Hello! Kumusta? Ayan, so first and foremost, congratulations ngayon pa lang sa pagiging parte ng Tugatog Filipino Music Festival. Gaya ng mga natanong namin sa mga iba pang nakuna sa inyo, anong nararamdaman ninyo as part of it? Grabe, sobrang saya. Saya namin, di namin ma-explain kung ano feeling namin. Basta, ginawa namin parang inangkin namin yung buong stage. Napakasaya dahil naramdam namin yung tao sa ano sa harapan namin. Tsaka yung mga nakasupport sa likod namin. So, ayun, maraming salamat. Energy din po nung mga P-pop supporters. Sobrang nakatulong po yun sa mga performance namin. Binigay po namin yung best po namin sa performances. And we're very, very proud na yung Philippine pop or yung P-pop is rising continuously. And we're very proud of it. And before ng performance na namin na nag-practice kami day and night, and yung other P-pop groups din, yung mga pagod, pawis, dugo na pinuhos namin para nasa preparation dito sa Tugatog Music Festival. And ngayon na natapos yung performance, sobrang nakakatuwa lang na nabigay namin and napakita namin kung ano yung pinaghirapan namin. And we also feel very humbled that we were given this opportunity alongside yung other P-pop groups na nagkaroon ng gantong event to showcase ang talent ng mga P-pop. Okay, so syempre tuloy-tuloy na to. Madami pa kayong susunod na mga music festivals na a-attendan. Paano kayo nagpe-prepare sa mga ganito? So sa mga upcoming music festivals, we want to make sure na each and every festival may bago kaming pinapakita. And inaalay namin to sa lahat ng supporters namin, sa aming mga Pixies, sa aming management, sa sarili naming vision. Gusto talaga namin at talaga pong hands-on po yung each member sa pagko-conceptualize po ng mga bago po namin ipapakita each performances. And each member po talaga may inaambag na ideas na mas magpapaganda pa sa mga performances po namin. Siyempre, speaking of bago, ano pa yung mga bago namin na dapat abangan sa inyo? Kayo guys, vision, parang ang branding is ang comment ng maraming P-pop stans, the monster rookies of P-pop, maangas, guwapo, di ba? Malakas ang dating. Ito na ba yung gagawin nating parang concept or branding all the way to your career, or you guys will explore more pa? Vision po always has two sides. It's the light and the dark concept. Yung light po namin, napakita po namin siya sa second single po namin na PS. And yung dark side po namin, napakita po namin siya sa debut single po namin, The Beast. And hindi po namin nililimit yung concept po namin dun lang po sa dalawang sides na yun. We wanna explore more concepts in the future and may pakita pa ang bagong mga sides ng vision. And yung moniker nga po ng Monster Rookie, so we feel very humble po talaga sa nagbigay ng nickname na yun. And alam po namin sa sarili namin na marami po kaming papatunayan and showcase po. But we're really thankful po. And speaking of bago, kaka-release lang po namin ng single, which is yung OST para sa top class. It's called Reach the Top. And siguro baka may OST pa ulit tayong baka lang. Abangan niyo yan, Baka lang. Baka lang. Baka naman. Pwede kami magpa-sample ng baka lang naman. Sige. Okay, alam niyo na. Oh, siguro album or singles? Nire-reveal. Nabanggit nyo na yung top class. Siyempre, anong payo nyo sa mga upcoming, yung mga upcoming P-pop stars din natin na contestants sa ano sa top class? Ayun, gusto ko lang sabihin sa kanila na magtiwala sila sa sarili nila dahil doon din kami nagsimula. And alam ko marami pa kami yung group. And para gusto ko lang din magpasalamat sa kanila dahil sa kanila din kami humugo ng inspirasyon minsan dahil doon nga kami nagsimula. So parang gusto din namin magtulungan paangat. Kaya ayun. Basta, so, pa nagsasalita. Anong advice mo sa mga young at aspiring kayong dalawa? Basta maniwala lang kayo sa sarili nyo. Isipin nyo lang lagi yung before, kung ano talaga yung gusto nyo, kung hanggang saan ba talaga yung kaya nyo. Huwag na huwag kayong susuko kasi kung ano man yung, ano tawag dito?
Basta gusto, ano yan, kayang-kaya niyo yan. Wow. Advice. Basta kaya ko din. Ako naman, gusto ko lang sabihin sa kanila itong dalawang bagay na to. Una, mahirap kalaban ang sarili. Pangalawa, mahirap kalabanin ang ibang tao. So might as well, kung gusto mo mag-improve para sa sarili mo, mag-improve ka para sa sarili mo. Gawin mo yung mga bagay na masaya ka. Gawin mo yung passion mo. Ibigay mo yung puso mo sa lahat ng ginagawa mo. And wag na wag mong kukwestiyonin yung sarili mo kasi yan yung magsa-stop sa'yo for, from unlocking your full potential. Wow. Ang lali. So tinapos niya na, guys. Ayoko na. Tapos na to. Grabe. Ang lali. Question lang po. Yung performance ko kanina, Will, you shared the stage with Daydream, di ba? So, kamusta yung practice nyo na for that throwback segment? Actually, hindi po para hindi naging mahirap para sa amin kasi sobrang approachable po nila, sobrang bait po nila kapag nagtitipon po kami. May time pa po na sila yung lumalapit talaga para po makapag-practice kami. So, we treat them as artists po. So, ginaguide po nila din kami sa mga performances po namin. Yung performance po namin kanina, we made sure na lahat po kami, Daydream and Team Vision, may ideas po na ambag dun po sa performance. Yes, and gusto namin mag-thank you sa kanila dahil they're very hands-on and super light lang po parang naggawa namin kanina dahil basta showcase namin yung aming vocals and ayun, sa Daydream mag-alab sila. Paano kayo napunta sa throwback na concert? Throwback? So yung narinig po namin na may collab yung Tugato, syempre inisip po namin paano pa yung ibang mga paraan para may pakita yung side din ng Vision. And nung nalaman po namin na Daydream po yung magiging kakolab po namin, parang naisip po namin, siguro maganda na i-showcase namin yung vocals namin na gamit yung kantang Triangulo. Ayun po kasi yung Triangulo, matagal na po namin siyang pinapakinggan, yung trainings pa po kami. And from that song po, ayun, lucky po kami na yun yung naging material and in-approve po ng music festival na i-perform po namin dahil hindi po naging mahirap yung pagpapalitan ng ideas and yung mga techniques po sa pagkakanta po ng Triangulo. Guys, last na lang, syempre, under cornerstone, may Vision din ba ang Vision na pasukin din ang acting? Woo! Malamang mo yan kasi sa Vision, we want to explore a lot of things. So ngayon siguro focus sa music, and then down the line siguro. We're not closing our doors po sa acting. Wow. If there's opportunities po, why not? Thank you guys!